Myla Pablo, Bongga ang debut. Don Macandili, dive kung dive versus PLDT. F2, may bagong paandar. Pinutol nga ng F2 Cargo Movers ang comeback ng PLDT nang ma-extend nito ang laban into 5th set. Nakuha nga ng F2 ang unang dalawang sets at nakabawi naman ang PLDT sa 3rd at 4th set. Isang intense at napakadikit na 5th set ang naganap sa dalawang team. Pumosyento nga si Rhea de Makulangan sa kanyang wing attacker na si Joey Prado at middles na sina Mika Reyes at Del Palomata. Habang naging crucial para sa F2 ang smart coaching ni Regine Diego upang mapanatili ang momentum ng team. Naging break of the game naman ang crossing violation ni Mean Mendres, dahilan para makaabante ang F2. Sa huli, isang back row attack ni KKD, The Point City, ang tumapos sa match sa scores na 16-14. Naging game changer sa labo ng F2 ang mga back row plays nito kay Myla Pablo at KKD. Mukhang magiging parte na ng F2 ang mga ganitong play, lalong-lalo na kay KKD na hindi naman niya ginagawa sa mga previous conferences. Although, nakita na natin ang back row attacks ni KKD sa national team noong AVC 2021 sa kamay ni De Brito. Maaaring nakita ni Coach Regine ang potensyal ni KKD sa back row attacks at ginawa ng parte ang play na ito sa F2. Nakapagdala si KKD ng 17 points sa buong laro. Ito nga ang bagong paandar ng F2 sa kanilang laro ngayon at babantayan natin yan sa mga susunod pa nilang laban. Samantala, isang bonggang-bonggang debut game naman ang ginawa ni Myla Pablo para sa F2 nang makapagtala ito ng 21 points. Kitang-kita nga ang magandang connection nito kay Fajardo at maganda ang chemistry niya sa F2. Hindi nga nag-disappoint si Pablo sa expectations ng mga fans dahil buhat ng buhat nito ang buong team. Naging highlights nga sa game ni Pablo ang isang back row attack at isang cut shot nito na kung saan kitang-kita sa video ang pagsayaw ng isang fans sa puntos na iyon. Bukod sa 21 points nito sa PLDT, siya ay nakapagtala ng 9 excellent digs at 8 excellent receptions. Speaking of excellent digs and receptions, mukhang hindi papayag si Don Macandili na ma-elbow siya bilang best libero ng All-Filipino Conference ng PBL. Siya lang naman ang player of the game matapos makapagtala ng 35 excellent digs and 10 excellent reception. Dive kung dive nga ang peg ni Don sa game na ito at hindi nga nagpatalo kay Kath Arado na may 31 excellent digs laban sa F2. Sa katunayan, isa sa magandang pinakita ng F2 ang kanilang magandang floor defense dahil hindi lang si Don Macandili ang talagang tumatrabaho sa depensa. Dahil pati sila Aragalang at Abby Maranyo tinutulungan si Don Macandili para mapadali ang buhay nila Kim Fajardo at Iris Tolenada. Isa nga sa naging highlights ng laro ni Don ang finisher points ni KKD. Dahil siya lang naman ang nag-set nito kay KKD mula sa back row. Kahit nasa harapan si Pablo na may mataas na percentage na makapunto sa team, kay KKD pa rin ito binigay. What a connection between MVPs! Anyways, ang susunod na makakalaban ng F2 ang Akari. Makabawi na kaya sila dito? Iyan ang ating aabangan.